Ang kwento na mag-asawang Rodel at Rochelle Pagatpatan nagsimula nung sila'y mga teenager pa lamang. Sa murang edad, ipinaglaban na nila ang kanilang pag-ibig hanggang sa makamit ang inaasam. Pero iba ang nakatakdang mangyari sa paglipas ng mahabang panahon, ang pag-ibig mababahiran ng matinding selos. Taong 2000, 16 anyos pa lamang si Rochelle noon. Si Rodel naman, 17 anyos. Na mga panong iyon, maigting ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga matapos ang dalawang buwang suyuan, nagpasya silang magtanan. Nang sila'y nasa gustong gulang, nagpakasan na rin si Rodel at Rochelle sa barangay Villanati, Muñoz City, Nueva Ecija. Itinaguyod na mag-asawa ang kanilang pamilya. Masaya at naging matiwasay naman raw ang pagsasama nila Rodel at Rochelle. Biniyayaan sila ng apat na supling. Ang panganay na anak na itatago na lamang natin sa pangalang Jocel. Nakita ang magandang samahan ng kanyang mga magulang. Si Rochelle, naging mabuting may bahay at ina sa kanilang pamilya. Gayun din si Rodel, naging mabuting padre de pamilya. Ang amang si Rodel, mag-iiba ang ugali. Saan pupunta? Dala. Si Babo po kasi ayaw niya na, kumbaga po parang mainitin yung ulo niya. Yung gusto niya po masusunod, gano'n. Pag hindi po nasunod yung gusto niya, parang mag-ano na po siya, magwawala na siya. Ang pagbabago ng ugali ni Rodel, nasubaybayan rin ni Ginang Analyn. Nung malauna na sir na magtatatlo na ay magtatlo na yung mga anak, sir, mukha na talagang addict. Yung iinom sir, may mga dala siyang mga kutsilyo. Ganon. Tuwing malalasing niya, naghahanap na siya ng mga kababag. Kung noong una'y pagmamahal ang nadama ni Rochelle mula sa asawa, ngayon, unti-unti siyang nauupos. Siya'y mistulang bilanggo sa pagseselos ni Rodel. Kakambal ng pagiging lasing ang matinding pagseselos ni Rodel. At ang pagseselos, karaniwang humahantong sa pananakita. Ang pinakamabigat, pinagbanta na rin ni Rodel ang buhay ng asawa. Dahil dito, tuluyan ang lumayo si Rochelle. Dahil dito, tuluyan ang iniwan ni Rochelle ang asawa. Nang magpakalayo si Rochelle, naging aligaga raw itong si Rodel. Di raw ito tumigil sa pagganap. At kapag lango sa alak, matindi ang kanyang mga banta. Sabi po nung manugang ko pag daw hindi yung anak ko ang mapapatay niya, ako. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit ang pangungulit ni Rodel. Samantala, a 24 ng Disyembre 2017, palibas ay bisperas ng Pasko, si Rochelle umuwi sa tahanan ng ina. Ilang saglit lamang, nagulat sila nang biglang sumulpot si Rodel. Ang panunuyo raw ni Rodel tila taus-puso dahil na rin sa kanilang 7 taong gulang na anak, muli raw lumambot ang puso ni Rochelle. Pero si Aling Analyn duda sa intensyon ni Rodel. Naku Rodel, baka kung saan mo dalhin yung anak ko. Ang bilin ko si Sra kanya, matagal ka na kayo nagsama, baka ako patayin ka niya. Kako, dahil kako talagang may interest sa'yo kako na makisama pa raw. Tapos sinahabi mo kako na ayaw mo nang makisama. Baka patayin ka na kako ni Rodel. Baka naman Rodel kako kusa mo na dali niya asawa mo. Sabi ko po sa kanya, baka naman kako patayin mo na. Sabi ko pa kung ganun sa kanya, inuulit-ulit. Hindi nanay, buong-buo ko ibibigay sa inyo kasi yung asawa ko, mahal ko po yan. Kaya po hinintay ko sabi po niya. Buo naman po sa loob ko na hindi po niya gaganunin. Pasado alas 6 ng gabi nang magkakasamang umalis si Rodel at Rochelle, lumipas ang magdamaga. Si Rochelle hindi bumalik sa bahay ng ina. Hanggang sa hapon noong 25 ng Disyembre 2017, isang masamang balita ang kanilang natanggap. Lotita, ano po yun? Noo'y di pa nila batid ang buong pangyayari.
Ay, may bagay sa akin. Ayoko na nga! Pero ng mga sandaling yun, si Rochelle nahulog na pala sa marahas na patibong ng asawang si Rodel alas 5 ng hapon noong December 25, 2017. Natagpuan ang bangkay ni Rochelle Pagatpatan sa labas ng kanilang dating tirahan sa Barangay Bantog, Muñoz City, Nueva Ecija. Ang nanay ng biktima na si Analyn, dinatnan ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang anak. Luoy abot langit ang kanyang pagdadalamhati. Hanggang ngayon, sir, hindi ko matanggap talaga sa nakita ko sa kanya. Manahin mo, sir, pinalipit yung laeg. Tapos pinagsasabunutan. Tapos ang tama niya, sir, dito sa likod, dahil tumatakbo, na dapa, dito, sir, sa likod niya ito, may saksak, saka din sa pantog, saka dito sa dalawang hita na ito, saka dito. Kaya hindi na siya makatakbo, sir, tinagtad na siya ng saksak. Sa resulta ng otopsya, mga saksak rin sa dibdib at tiyan ang direktang ikinamatay ng biktima. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, mabilis namang natukoy ang mga sirkumstansya sa mabigat na krimen. Sa puntong ito, nagtungo ang mag-asawa sa bahay ni Rodel at doon na umano nagsimula ang tensyon. Dumating nga daw yung mag-asawa na yon kasama isang bunso nilang anak. At medyo narinig daw nila na medyo nagtatalo doon sa loob ng kwarto. Bali yung victim, ito yung sinasabing asawa ng suspect, si Rochelle Pagatpatan. Ang naging suspect nga dito yung kanyang asawa na si Rodel Pagatpatan. Pero ang masaklap, nangyari ang krimen sa harap mismo ng 7 taong gulang na anak ng mag-asawa. Masaklap ang pangyayari para sa murang isipan ng bata. Magkagayunman, siya rin ngayon ang matibay na testigo sa krimen. Itago na lamang natin siya sa pangalang Jason. Nung in-interview namin yung kanyang bunsong anak, medyo ninenervous nga. Nasabi na nag-aaway sila. Si Ginang Analyn ang nagdetalye sa amin ng salaysay ni Jason. Nakin ka na dyan. Sige. Malayos na tayo. Natutulog raw si Jason noon nang magising siya sa pag-aaway ng kanyang mga magulang. Sabi raw po nung papa niya, talaga bang ayaw mo nang makisama sa akin? Ayoko na, kahit patayin mo ako, Rodel, ayoko nang makisama sa'yo dahil napakahirap ko nang dinanas sa'yo. Ano ba nasasaktan? Doon na raw, nagsimulang saktan ni Rodel si Rochelle. Pinagmamasdan daw po niya na tuwaanin daw po yung mama niya. Sinampal-sampal daw po niya yung mama niya. O sige, kung ayaw mo na, sabi raw na gano'n. Papatay na kita, sabi raw po. Sa puntong yun, sinubukan pa raw ni Rochelle na iligtas ang kanyang sarili. Pero, buo raw ang loob ni Rodel na tapusin ang buhay ng asawa. Nung nagtatakbo raw po yung mama niya roon sa labas, sinaksak daw po yung mama niya sa likod. Samantala, nangamba rin si Jason para sa kanyang kaligtasan. Kaya minabuti nitong magtago upang matakasan ang amang galit na galit. Baka ako patayin din ng papa ko, nagtago ako nanay sa puno ng mangga. Maraming saksak ng mama ko, sabi ko mong galon. Ilang saglit pa, unti-unti na rin humupa ang galit ni Rodel. Doon na raw nagpasya si Jason na lapitan ang ina, pero... Nung inaakap ko na yung mama ko, inyalis ako ng papa ko. Tapos isinakay niya ako sa motor, dinala niya ako ng tarlak. Para sa mga otoridad, malinaw ang motibo sa nangyaring krimen. Base sa mga sirkumstansya at salaysay ng mga testigo, formal nang sinampahan ng kasong parricide ang suspek na si Rodel Pagatpatan. Kasunod nito, isang warrant of arrest ang inilabas ni Presiding Judge Nelson Tribiana ng Regional Trial Court, Branch 37, laban sa takas sa batas na si Rodel. Kaya nga hustisya ang panawagan ng mga naulila ni Rochelle. Galit po. Parang hindi po namin matanggap yung ginawa niya. Hindi po namin maisip na mangyayari po sa pamilya namin yun.
Kaya po hindi po namin matanggap. Ito ang kanilang panawagan. Nakikiusap po ako kay Rodel na sumuko na po siya. Sagutin niya po kung ano po ang parusa sa kanya. Sana po sumuko na siya para po makita niya po kaming magkakapatid. Huwag na po siyang magtago. Maawa po siya sa mga kapatid ko para po makita pa namin siya.